Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay, we will now start our class for today. So may I request everyone to have silence for our opening prayer. May I request Mr. John Rich Moon to lead the prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We give glory to the one God, Father, Son, and the Holy Spirit, gifts without measure, full from your goodness to bring us peace. Send us as witnesses of gospel joy into the world of fragile peace and broken promises. Let married couples live in your peace and grow in mutual love. Reward all who have done good to us, Lord, and grant them eternal life. We ask these through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good afternoon, future educators. Good afternoon, sir. Okay, before we begin to our lesson, I am requesting everyone to find comfortable place. Place your devices in appropriate location and open your camera if okay ra ninyo, so that your beautiful and handsome faces can be seen. So okay ba yon? Okay ba sa inyo yon? Yung ating mga virtual reminders. Please let me know if my voice is not audible. And for concerns, questions, and clarifications, just tap the raise hand icon. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So how's your noon? Fine, sir. Did you eat your lunch already? Yes. Okay, very good. So, anong wala pa man nga kapaniod ang uban? So, after our class, just eat your lunch. So, for today, allow me to introduce myself again. So, I am Ayan Iskabusa Daguplo from Bagakay Pilar, Bohol, taking up Bachelor of Secondary Education major in Filipino. And I am your student teacher in this subject, Eduk 4, Technology for Teaching and Learning 1. So I am hoping na magkaroon tayo ng isang matagumpay na pagtatalakay. So, maasahan ko ba ito sa inyo? Yes, sir. Okay, yes, sir. Mabuti naman. So for now, let us check your attendance first. So, kindly say your favorite application if you are present. So, such as Facebook or Twitter. So, okay ba yon? Yes, sir. Okay, sir. Okay. So, nandito ba si Amora Roda Joy? Instagram, sir. Okay. Are you best Maria Jessa? Wala. Bagsarsa Nina Julie. Wala rin. Bantilan Alin May. Okay, wala rin. Barrios Rachel. Wala rin. Bulanday Joy. Kindly say your favorite application if you are present. Wala rin si Bulanday. Kahig John Mark. Wala rin. Castro Camila Cassandra. Okay. Mukhang marami-rami ang wala dito. Si Pidosa Indy. Wala rin. Koino Elena. Facebook, sir. Okay. Dahan Jenali. Wala rin. Dilin May Antoinette. Wala rin si Dilin. Iskabusa Kisineri May. V-Live, sir. Okay.
Noted. Istoryo ini. TikTok, sir. Okay. Iyo nizil an. Wala si Ino. Iyo pala. Feliselda Shela. What pad, sir? Okay. I can relate. Gutierrez Ana Margaret. Wala. Hurbuda Giselle May. Wala rin. Haravilo Giselle Joy. TikTok, sir. Okay, mukhang marami-rami ang TikTokeris natin sa BSEd English 2. Lagang Aikilo Miko. Wala si Lagang. Lariosa Jeremy. Wala rin. Lim Sofia Marie Eunice. Instagram, sir. Okay. Llanos G. Marie. Wala. Madronero Sheila May. Canva, sir. Okay. Masapol Kel. Wala. Mascardo Karen. Webtoon app, sir. Okay. Miu Miu Rosemilin. Rosemilin, rather. Wattpad, sir. Okay. Oripaypay Christine. Wala. Patigdas Jonaline. Wala rin. Pitao John Richmond. Instagram, sir. Okay. Pohas Chris Charlene. Wala. Pueren Brindel. Canva, sir. Okay. Kinlog Aimee. Wala. Simakon Little Angeli. Wala rin. Sombrio Celeste. Wala rin. Dudley Divine Grace. Look Look Movie App, sir. Okay. I am not familiar with that app, so hopefully makadownload din ako niyan. Tata Trisha. Wala. Valley Gail Monique. Wala rin. Verola Carl Vincent. Wala rin. Visto Glynis. Wala. So, 1, 2, 3. So, 13 lang yung nasa attendance. So, nandito si Ene Estorio. May I know your favorite app? TikTok, sir. I'm done already, sir. Ah, okay. Sorry. Thank you for correcting me. So, thank you so much for giving time to our class today. So, at this moment, we will be having a quick recapitulation about our previous lesson. So, may I request Miss Giselle Joy to share what you remembered in our previous lesson? Is Miss Giselle Joy here? Okay. Yes, sir. Wait. Okay, sige. Kahit ilang ideya lang or salita na napapatungkol sa lesson natin noong nakaraang tagpo or class schedule natin. Okay, sir.
Our previous lesson was all about doing a portfolio, sir, and its definition and all the things that we need to learn before creating a portfolio. Okay, thank you so much, Miss Giselle Joy. So let's give her a finger heart. So on our previous lesson, we talked about creating an e-portfolio. So an electronic portfolio or e-portfolio is a purposeful collection of students' work, demonstrations, and artifacts that showcase students' learning progress and achievement. So ang e-portfolio pala ay isang collection ng mga akademikong gawa ng isang mag-aral upang matukoy ang kanyang pag-develop. So there are three purposes of e-portfolio. So first, document all activities in a specific learning area. Second, monitor and reflect learning and performance, concepts, and development. And lastly, conduct self-evaluation of one's own understanding. So, is there any clarifications about our previous lesson? None, sir. None, sir. None, sir. So, I read some messages. So, present daw si Miss Llanos. Okay. And si Miss Dylan. Okay, noted. So before we proceed to our lesson, we will play a game first. We will be playing a logo guessing. So here's my presentation. So welcome again to Technology for Teaching and Learning 1. So we will be playing a game called logo guessing. So all you have to do is to guess the logo that I will be presenting. Just raise your hand if you know the answers. So, okay ba yon? Naintindihan ba ang instruction? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, first, logo. Okay, Mr. John Richmond Pitao. This logo is Google Meet, sir. Okay. This logo is Google Meet. Second logo. Miss Shilami Madronero. This logo, sir, is a Zoom app. Okay, tama. This logo is called Zoom. Next logo. Miss Kisinere May Iskabusa. This is Google Classroom application, sir. Okay, very familiar, especially to us students. Google Classroom. So next. Miss Ilina Coino. This application is Skype, sir. Okay, very good. This application of or software is called Skype. So next one. Familiar ani nga app? Any guesses? Okay, Miss G. Marillanos. What's your answer or guess on this logo? Miss Llanos? You raise your hand. So, any guesses? So, wala. So, this application is called Google Groups. So, next one. Miss Giselle Joy Haravelo. It's Messenger, sir. Okay. Very good.
This one is called Messenger. Very popular and mostly used on netizens or digital users. So next application. Okay, Miss Sophia. Facebook, sir. Okay. So, if I am not mistaken, so most of us has a Facebook account. So, am I right? Nabay wala Facebook account dire? Wala. So, this is called Facebook. So, from those pictures or logos, so, ano kaya ang magiging paksa natin ngayon? Applications. Okay, you have an idea, Miss Kuino and Miss Sheila. So, our topic for this afternoon is somehow related to applications. So, our topic for this afternoon is technology collaborative tools in the digital world. So, but before that, let us know first our learning objectives. So, may I ask one from the class to read the learning objectives? Anyone? Okay, Miss Lim, kindly read the learning objectives. At the end of the virtual class, the learners are expected to identify the different technology collaborative tools in the digital world, give importance on collaborative tools in a digital world through learning, and make a video blog awareness on different issues in the Philippine education system. Okay, thank you so much, Miss Lim. So let's give her a finger heart. So all of these objectives will be achieved if you know Ayan. So kilala nyo ba si Ayan? So I stands for internalizing the lesson, A for active participation in the class, and N for being nice to your teacher as well as your classmates. Maasahan ko ba si Ayan sa inyo? Yes, sir. Okay, very good. I know that we overcome too many challenges in life. With that, let us join towards new journey of learning. So our lesson for today is all about technology collaborative tools in the digital world. So, para maiba naman ang ating diskusyon ay magkakaroon tayo ng mini game. So, dala nyo ba ang pen and paper ninyo? Na sinabi ko kanina. Yes, sir. Okay, mabuti. So, para maiba, ang discussion natin ngayon ay maglalaro tayo ng isang matching game. So, paano ito gagawin? So, pinaalahanan ang mga mag-aral na magdala ng kanilang papel at panulat or ballpen. So, meron na ba? Yes, sir. Meron na, sir. Okay. Kung oo, ang gagawin ninyo ay maglista ng 10 application or website na alam ninyo. So, katulad ng mga application na sinabi ninyo noong checking of attendance at logo guessing. So, maliwanag ba? Yes, sir. Okay. So, maglilista kayo ng 10 website or application na alam ninyo. So, mayroon ako ritong bowl kung saan naglalaman ang mga pangalan ng website and application. So, every slides or presentation ay bubunot ako. At kung naroon ang application na nabunot ko sa lista ninyo, ay lalagyan nyo ng check ang inyong application. So, paalala, ang main rule ng ating laro ay strictly no erasure at be honest all times. So, naiintindihan ba ang instruction? Yes, sir. Okay, so bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang maglista ng 10 applications na alam ninyo. So, the time starts now. Pakisabihan ako kung tapos na ang paglilista. So, paalala, 10 application lamang na alam ninyo.
Kung tapos na ay paki-on ang inyong camera at ipakita ito sa akin kung maaari. Hello, sir. Hello, Miss Koino. Okay. Tapos na si Miss Koino. Paalala ha, ang ating rule ay strictly no erasure at be honest all times. So dito ay masusubukan kung gaano kayo katapat sa iyong sarili. Okay, okay na. Salamat po. Ang iba, tapos na ba? Okay. Tapos na si Miss Rhoda Joy. So pagkatapos ng ating klase ay ating itatali lahat ng application na tugma sa inyong lista. So every match application is equivalent to 1 point. So all in all, we have 20 points. So bawat application ay katumbas ng 2 points. So dahil mayroon tayong 10 application ay magkakaroon ng 20 puntos ang makakahula sa lahat ng application na aking mabubunot. So, tapos na ba ang lahat? Ilan pa lang ang nakikita kong natapos na sa paglilista ng application? Dancer. Okay. Dancer. Dancer. So, palagay ko ay tapos na ang lahat at ang karamihan. So, magsisimula na tayo sa ating paksa ngayong hapon. So, the learners of this generation are new kind of breed and it is important that teachers understand how to deal with them. So, I agree with this statement since we are called digital natives. It is very important that teachers will dig more to understand and how to deal learners, especially when it comes to communication. So, hindi ba? Palagi tayong nakakarinig ng statement na ganito. So, kaka-internet mo yan or kaka-cellphone mo yan. And otherwise, napagsasabihan tayo ng very emotional, where in fact, it is true naman. So, di ba? Karamihan ay napagsasabihan ang mga bagong henerasyon na very sensitive or very emotional, which is kind of true. Learners or teenagers nowadays are very sensitive and emotional. That is why teachers should learn to understand as well as our parents. So they seem to thrive in collaborative learning. So agree ba kayo sa pahayag na ito? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, ang mga mag-aaral daw ay umuunlad sa pamamagitan ng collaborative learning. So, with collaborative learning ay doon tayo mas nakilala ang ating sarili maging ang ating mga kagrupo. So, they like to connect to the different social networking sites, which is true, di ba? Karamihan naman sa atin ay palaging babad sa iba't ibang social networking sites. So, creating and producing something are what they prefer to do rather than become consumers of information inside the classroom. Pero pansin ko rin, hindi lahat ng mga mag-aaral ay into collaborative learning. So, hindi ba merong ibang mga mag-aaral na gusto ng self-discovery? So, hindi ba mapapansin natin na yung ibang mag-aral ay mahihiyain na kung saan kinakailangan natin silang tulungan. Imbis na atin silang i-discriminate ay dapat natin silang tulungan na mapaunlad ang kanilang kumpiyansa sa sarili or tinatawag nating self-confidence. So, next slide. Before
before we read the next statement or paragraph, so bubunot muna ako ng isang application. So, pakiantabayanan kung narito ba ang application na ito sa inyong lista. So, ang nabunot ko ay Telegram. So, kung may nakakahula ng Telegram or tugma sa kanilang lista, pakilagyan ng check. Okay? So, next. They like to be mobile either physically or virtually as they transverse from point to point or side to side. So, apparently, they seem to be investing a huge amount of their time in a digital social environment, although they can be more self-directed in choosing what they want to learn, how they want to learn, and when they want to learn. So, hindi ibig sabihin na halos lahat ng oras ng mga mag-aral ay ginugoogle sa internet ay hindi na sila natututo. Isa pa rin itong daan upang mabigyan ang kanilang sarili ng direksyon kung anong bagay ang dapat nilang matutuhan. Ito lamang ay makakamit kung sila ay may disiplina sa sarili at wastong pagbabalansi sa oras at pag-aaral. So, hindi ibig sabihin na palaging babad sa internet ay wala na tayong patutunguhan sa buhay. So, agree ba kayo dyan? Opo. Okay, so ito ay makakamit lamang kung mayroon tayong disiplina sa ating sarili. So, matatawag talaga na wala tayong patutunguhan kung hahayaan nating kontrolin ang ating buhay ng internet or iba't ibang social networking sites. So, mahalaga pa rin na mayroon tayong disiplina sa ating sarili at tamang pagbabalansin ng oras. So, naiintindihan ba? Opo, sir. Okay. So, next slide. Ikalawang bunot ng ating application. So, pakilagyan ng check kung mayroon sa inyong lista. WeChat. Ang ikalawa nating application ay WeChat. So, what is collaborative technology? So, collaborative technology refers to tools and systems that make it easier for people and even students to work together in groups, both in and out of the office or classroom. So, ang collaborative technology ay tumutukoy sa mga kagamitang online na maaaring gamitin ng tao ng mabilisan sa pamamagitan ng pangkatang gawain o tinatawag natin na group work. Ito ay maaaring gamitin sa loob o labas ng opisina o ng silid-aralan. So, nakukuha ba kung ano ang kahulugan ng collaborative technology? Yes, sir. Okay. So, ikatlong bunot ng ating application. Messenger. Pakilagyan ng check ang inyong lista kung mayroon kayong messenger. So, let's proceed to technology as collaborative tool. So, may I request Ms. Elina Coino to read the statement, the slide presentation? Yes, sir. So, technology as collaborative tool. One way to engage students is to give them a challenge and a change to work together. An example is when you give them an issue to discuss, which they can continue talking about even if they are outside of the class. Students may continue the discussion and share information or come up with an agreement by texting, chatting, emailing, or using online document. Okay, thank you so much, Ms. Coino. Bigyan natin ng finger heart. Okay, so pansin nyo ba, lalo noong high school pa lamang tayo ay mayroong mga pagkakataon na bukang bibig natin ng ating mga kaibigan ang isang paksa na pinag-aralan kahit tapos na ang ating klase? So, mayroon ba kayong mga karanasan dyan na kanang makaingan bitaw tanga ka ng bisan pa ugma na ang klase, balik-balikon gihapon nato og istorya ang usa ka topic. So, naka-experience mo nga na class?
Yes, sir. Okay, mostly it will be found or experiencing during our high schools. Kay murag, on high school, more on vocal pataana. So, ito ay iba sa chismisan or sa pagiging marites. So, dinig pasabot nga kung nag-storya ta isa ka topic is nag-marites mode na ta. It is a good way that students keep talking a certain relevant issue even outside the class. It is called a marites but in a good way. Agree ba kayo doon? Yes, sir. Called marites way pero in a good. And it is one of the goals of collaborative technology. So, to make learners be part of conversation to give essential solution of a certain issue. So, ang isa pala ito sa layunin ng collaborative technology tools na kung saan ang mga mag-aral ay maging bahagi sa isang usapin upang makatutulong kung paano malulutasan ang isang issue o problema. So, next slide. So, bubuno tayo ng pang-apat na application. Pakitingnan ang lista kung narito ba ang application na aking mabubunot. So, we have Facebook. Kung mayroon ang Facebook sa inyong lista, ay pakilagyan ng check. So, naintindihan ba, class? Opo, sir. Okay. So, normally, in a regular classroom, teachers may have discouraged students from conversing with classmates during individual work. But sometimes, there are positive things that come out of it as students talk about the task assigned to them. So, some talk can be essential in a work since it is one way of collaborating ideas. So, hindi ba? Minsan, napapagalitan tayo ng ating guro kung makikipag-usap tayo sa ating kaklase kung mayroon tayong ginagawa or individual work. But sometimes, it can be a positive thing because our ideas are collaboratively work. So, pero pansin ko rin na yung iba ay hindi talaga maganda dahil nakikita ko na minsan na mayroon tayong mga kaklase na sasabihin pwedeng makahingi ng ideya pero ang totoo naman talaga ay kinukopya naman talaga ang ating sagot or gawa. So, agree ba kayo doon? Or meron na ba kayong karanasan patungkol dyan? Yes, sir. Baka nang ingno na nga, pwede o ganang mutanaw ko kay magkuharag og idea. Pero kukupya na di tanan. O, beto, makatinga na tayo inig submission kay murag pangan ra ang giuso, pero work same ra. Ja, ang sad part pa dyan kay mahibaw na ito nga mas taas pa ilang scores kaysa sa kita mo original nga nag-create. So, somehow, it is a sad part, especially to us nga kita mo oy original. So, alam ko na, meron din kayong karanasan dyan, no? Okay. So, alam ko na, halos lahat tayo ay nakaka-relate. So, yes, we experienced this one, but always remember, cheating is not always a good thing. So, and it will never be. So, ang pangungopya talaga ay, kailanman ay hindi magiging tama. So, agree ba kayo doon? Yes, sir. Okay. And I am hoping that with this section, wala akong makikitang pareho o magkatulad na gawa. Dahil alam ko naman na ang BSEd English ay matatalino. So, agree ba kayo doon? Matatalino ang BSEd 50-50, English. 50-50, sir. Okay. So, now, let us proceed to next slide. So, but before that, magbubunot na naman tayo. So, another application that na nakuha ko ay Twitter.
Pakilagyan ng check ang inyong lista kung may Twitter na application. Pakisabihan ako kung hindi narinig ang app ha upang maiwas to natin or ma-checkan kung mayroon kayo sa inyong lista. Naintindihan ba, class? Yes, sir. Okay. So now let us proceed to the different collaborative tools. So first is the video conferencing websites. So may I ask Miss Divine to read the definition of Skype? Is Miss Divine Grace here? So mukhang hindi ako naririnig ni... Okay. Okay. Can you read the definition of Skype? A software application that allows you to do a video conferencing for free. Okay, thank you so much, Ms. Divine. Bigyan natin ng finger heart. So, a Skype is a software application that allows you to do a video conferencing for free. So, familiar ba kayo sa software na ito? Yes, sir. Okay. Bago pa man dumating ang Zoom o iba pang video call softwares, ang Skype ang unang kilalang video conferencing software kung saan maaari mong makausap ang iyong mga kakilala o pamilya na nasa malayo. So before pa nga na noon ang Zoom, so there is a Skype. So nasubukan nyo na bang gamitin ang app na ito? Yes, sir. Hindi pa. Yes, sir. Hindi ba siya mahirap gamitin? Hindi, sir. Hindi naman. Okay. So, bubunot na naman tayo ng application. Ito ay panglima ng bunot. Tama ba ako? Yes, sir. Panglima ng bunot sir. Natin. So, ang panglimang application natin ay Spotify. Pakilagyan ng check kung may Spotify sa inyong listahan. Okay. So, another video conferencing tool. So, alam kong familiar sa inyo ito dahil ito ang kasalukuyan nating ginagamit. So, ano ang app na ito? Google Meet. Okay, tumpak. Ang logo na ito ay tinatawag na Google Meet. So, it is an application that has built-in features like chat and screen sharing that allows online communication for seminar meetings or virtual sessions na katulad na ginagawa natin ngayon. So, ang Google Meet ay popular lalo na sa mga mag-aral at guro. As of the moment, ito ang ginagamit natin ngayon. Malaya tayong makakapag-usap, mag-aral with different features such as chat and screen sharing. So pwede tayong mag-usap and pwede tayong mag-chat through the text box. So naintindihan ba ang kahulugan ng Google Meet? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, bubunot tayo ng pang-anim na application. Next is Snapchat. Pakilagyan ng check ang inyong lista kung mayroon kayong Snapchat. So, this one. Na naipakita ko rin ito kanina sa ating logo gising game. So, Zoom, sir. Okay. Zoom. So, aside from Google Meet, we have also Zoom. So, Zoom is a video conferencing tool which allows individuals to meet and work together productively online. This makes meeting essential in order to help users feel stay connected.
So if I am not mistaken, most of us are known for of this software. So familiar ba tayong lahat dito sa software na ito? Yes, sir. Okay. So pansin ko sa app na ito ay malakas kumukuha ng MB or data. So pansin nyo rin ba yan? And medyo lagging siya kapag mobile, sa mobile gagamitin. Unlike sa laptop. But all in all, Google Meet and Zoom has somehow similar features like chat box and screen sharing. So next ay bubunot na naman tayo ng panibagong application. Next is Instagram. Pakilagyan ng check kung may Instagram kayo sa inyong lista. So this one, are you familiar with this logo? Wikipedia. Wiki, sir. Okay, wala sa mga kasi mga puzzle nga wala pa nabuo. So this one is called Wiki. So may I request one from the class to read the definition of Wiki? Can they raise your hand? Okay. Mr. Richmond, can they read the definition of Wiki? Wiki is a software that allows you to create pages designed and allows you to post, write, edit, and upload a link quickly. A hypertext publication collaboratively edited and managed by audience. This is good when students need to work together to complete a task. Okay, thank you so much, Mr. Richmond. So let's give him a finger heart. Okay. So on using weblog or blog, Wiki, a software that allows you to create pages, design, and allows you to post, write, edit, and upload a link quickly. So, if I am not mistaken, all of us also are familiar with this website. So, most of users are using this site as a reference where, in fact, it is not reliable. So, hindi ba makikita natin na ang Wiki or ang Wikipedia ay editable siya, which is hindi siya matatawag natin na reliable source talaga dahil maaari siyang ma-edit time to time. So, but the main purpose of this software is to allow users to create, post, and inform digital netizens. So, next one. So, any idea about this picture? Blog, sir. Okay. Matatalino talaga ang BSEd English. So, this one is called blog or blogging. So, may I request one from the class to read the definition of blogging? Can they raise a hand? Okay, Miss Ini Istorio. Mr. Hio. Blogging, it is journalizing your ideas to which others can react, allowing a thread of discussion to take place and which can be used online. It is the abbreviation of WeBlog. Okay, thank you so much, Ms. Ini. Let's give her a finger heart. So, blogging is a journalizing your ideas to which others can react, allowing a thread of discussion to take place and which can be used online. It is the abbreviation of WeBlog. So, on using WeBlog or blog, create a clear instructional objective. So, dapat, kung gagawa ka ng isang blog ay tutukuyin mo kung ano ang iyong main purpose or layunin. So, gusto mo bang mag-inform or gusto mo bang mag-entertain? Dapat, alam mo kung ano ang iyong gustong iparating sa iyong audience. So, it is an avenue to explore skills of communicating ideas. So, dapat ang iyong blog ay mayroong
tinatawag na parang tinatawag na signature kung ano ang yung gustong iparating. So ito ba ay more on foods, more on lifestyle, travel ba? Dapat mayroon kang signature sa iyong vlogging. Kung gusto mo bang mag-inform or mag-entertain ng mga tao. So, be guided on how and what to post. So, we must be mindful to differentiate personal posts from educational purposes. So, dapat, kung gagawa tayo ng vlog, ay dapat maging mindful tayo kung ano ang ating ipopost. Dapat marunong tayong sumuri kung ito ba ay napapatungkol sa pansarili nating kagustuhan at kung ito ba ay patungkol sa mga educational matters. So, dapat as a creator, dapat mindful pagka sa imuhang i-post kay it can also lead misinformation or it can trigger ba fake news to your audience or readers. So, naintindihan ba? Opo, sir. Okay. So, next. Bubunot na naman tayo ng panibagong application sa ating mahiwagang box. Box, ba't matatawag ito? So, the next application is YouTube. So, pakilagyan ng check ang inyong lista kung mayroon kayong YouTube. Okay. So, are you familiar with this logo? Anyone, is there any idea kung ano ang kahulugan ng W? Kung ano ang wala? So, this is WordPress. So, isa itong uri ng blog site. It is a website builder and content management system. It is an open source software that anyone can use to make kind of website imaginable and allows to post and make blog. So kung gusto mong gumawa ng blog ay pwedeng-pwede kang pumunta sa WordPress. Sa WordPress. So it is widely especially to those writers who want to build an audience. So kung gusto mong gumawa or i-build ang iyong pangalan at gusto mo ng maraming audience na makakabasa sa iyong blog ay pwedeng-pwede kang pumunta sa WordPress at doon mo ipapaskill ang inyong mga blogs or mga information na gusto mong iparating sa inyong mga mambabasa. So next one. Familiar ba kayo sa T na logo na ito? So this is called Tumblr. It is a blogging and social media tool that allows users to publish short blog posts. Its major differentiator is the free-form nature of the site and the ability of users to heavily customize their own pages. So meron bang Tumblr users dito? Noon, sir. Noon. Okay. So, how's the experience? Hindi ko na masyadong maalala, sir. So, Tumblr is allows users to post short blog posts. So, ang pinagkaiba nito sa WordPress ay dito ay malaya kayong makakagawa ng customized ninyong pages. So, pwede kayong mag-design sa inyong account. So, naintindihan ba, class? Yes. Okay. Yes, sir. So, bubuno tayo ng... Ay, hindi pala. Mamaya na tayo bubunot dahil panghuli na yung bunot na ito. So, after Tumblr, let us proceed to this one. So, any idea about this picture? Vlogging, sir. Okay. Tama. So, this picture shows
a man doing his vlog using tripod and mobile phone. So, alam kong iba rito ay mga vloggers. Tama ba ako? If I am not mistaken, your mayor is Jeremy, right? Yes, sir. He is. And nakikita ko na nagva-vlog din siya minsan. At si Miss Antoinette Dillon. Nakikita ko rin na may mga potential vloggers sa pangkat na ito. So, meron pa ba na mahilig sa pagva-vlog dito? Na hindi ko pa nakikita or napapansin? So, wala na? So, the fourth one on digital collaborative tools is the video blog or vlog. So, may I request one from the class to read the definition of vlog? Kindly raise a hand. Okay, Ms. Shalami, kindly read the definition of vlog. Video blog or vlog. It refers to a type of blog where all of the content is in video format as an avenue to share artistic process or provide guide on a certain topic or practice. It can be done individually or collaboratively. Okay, thank you. Thank you so much, Michelle. So, let's give her a finger heart. So, familiar ba kayong lahat sa vlogging? Yes, sir. So, may I ask three students to give your or share your favorite vlogger and why? So, kindly raise a hand if you want to share. So, ibahagi sa klase kung sino ang paborito ninyong vlogger at kung bakit nyo paborito siya or sila. So, anyone, I need three students to share in the class. Okay, Miss Istorgio. My favorite vlogger, sir, is si Tilma, sir. Madi, sir. Okay. Murag kada adlaw jud diyang nanay no magsigi og banha. Yes, sir. Maitok nga. But, nga dugay mamata, di manghinlo. Kay makarelate jud ka, sir, regarding okay. Sa kanang pag-tumang mama, ingana pud ako mama. So, bitaw jud karelate pud pag ko. So, again, nganong si Telma man iyong imong favorite vlogger? May I know? Katawonon, sir. And then, as I've said, makarelate ta sa iyahang mga vlog. Okay, thank you so much, Miss Ini. So, another one. So, okay, Mr. Richmond? Si Esner, sir. Oh, kung high school setting iyang mga content. So, familiar po ka na iyang vlogger. So, why man nga si Isner yung favorite vlogger? Creativity-wise, top-notch yun ang levels yung editing, sir. I did put in yun. Yes, I agree. Basta kay creative, kanang relatable, and at the same time, nostalgic, sir. Okay. I agree. Kay grabe po ang video transition, no? Ang editing and ang effort. Effortless yun ang pag-make niya sa iyang mga video. So, Miss Coino? Raise her hand. Yes, sir. Ka-answer si Teacher Maureen, sir. Vlog niya. Teacher Maureen, repay name si yung vlog man. Kuan siya, sir, kina mga lessons about English, mga basic lessons. But mag-kuan pa siya, sir, kina vlog may comedy pag bitaw. Okay. Yan the way siya mag-teach. Okay, thank you so much. So, I am looking forward nga. Ma-meet pa si Teacher. Again, Teacher Maureen. Yes, sir, Teacher Maureen. Okay. Murag wala pa ko kakita so far sa iyang mga videos. So, hopefully, maka-view ko sa iyang mga videos. So, thank you so much for that. So, another one. So, I guess, kamunta na lang akong paansirin ani kay murag tas-tas pa mabulatong time. So, Miss... So, another one to share his or her favorite vlogger and why. Si Miss Madronero.
My favorite na ko, sir, ang Tony Gonzaga Studio. Anong Tony Talks? Okay, ang content kay... Oh, yes, Tony Talks. Okay. Why? Kay very informative ang iyahang kanang content and at the same time, you really kanang kalbing ka og life lesson bitaw. Yan, mga mistakes from the past and then even though hardship na ilan na overcome. Yan is buka nga. Inga na din siya no din. Samot na sa akong part ba makarelate kay if others are able to overcome then how much more I am. Ringan na. Okay, thank you so much for sharing. So, I agree. Tigtanawan po ka ng Tony Talks, especially ka mga makapabuspod sa atabit ang spiritual moral. Kay more on, ang content dito ni is mga life lessons that people can apply to themselves. Mga ka na makakuha po doon aral. So, anyone wanted to share? Miss Miu Miu? I like your surname, Miu Miu. Hello, sir. Good afternoon. So, may I know who is your favorite vlogger and why? My favorite vlogger, sir, is Ivana Alawi. Aside sa sexy and guwapa, kay. Kung iyahang content, sir, is ng about sa mga pranks and saon pagtabang sa mga tao. Nga na, sir. Okay, I agree kay viewer po ko ni Ivana and grabe makakita na og inside niya kalabang iyang family. So more on focus po siya sa iyang family issue kung unsa siya pagka natural on and off cam. So thank you so much. So another who want to share his favorite vlogger arong maka-view po ang uban kay mas hindi ay maka kuha po ito mga lessons. So, anyone? Si Miss Brindel. The Hungry Syrian Wanderer. Mantingalin na siya, sir. Syrian. Yan sa iyong nationality. Matabang. Vlogger. Di siya Filipino? Syrian. Ah. Dili, sir. Okay. Pero na siya nag-reside sa Philippines. Mutabang siya sa ning. Mutabang sa mga less fortunate, no? Yes, sir. Okay, thank you, Miss Brindel. So, Miss Ruda Joy? Sir, pwede pa repeat sa question na wa, mangod ko, sir. Gani, okay. Ha? Okay, nakakayo ka lang. Who is your favorite vlogger and why? Vlogger. Oh. I think one of my favorite vloggers is answer si Esni Ranolio, sir. I think you're all familiar with him because he became one of my stress relievers during the lockdown era and his contents make me reminisce about the moments in high school, sir, nga hongi kami nga walog maayo. Okay, thank you so much. So same on Mr. John Richmond si Isner. Mostly, yung content is all about high school setting. And, kanang one time ito po, naka-reminis ko itong abab ito ko itong na yung content about nga katong arang lipayan nila kiniingan o kanang wala daw klase pero mo nam dati last nga face-to-face DI. So, after that, online na. Brag, katopong zombie ay all of us are dead ni siya nga content. Makakatawa po. So, is there anyone from the class to share his favorite vlogger? Kamulag, wala pa mo pa time. Kindly raise a hand if you want to share. Si Miss Feliselda. Si Zaina Kisser. Oh, grabe. Sanon sa iyong Chab Bronx. Why si Zainab? Si og stress, sir. Basta ka nang, or boring ko nga na mayong tanawon, kalingaw si Zainab Jodza. Kwan siya ka nang bilibod kaayo kay nga no.
di ba sa mga bisag unsang issue digihapon siya mga kuan kanang strong jud siya nga pagkabaji sa muta kay gibiyaan bitaw siya sa iyang kuan nag cheat ag lucky kung luoy laman pero banjud gihapon ta na all. Oh, thank you so much. So grabe po si Zainab, no, kanang grabe siya ka forgiving nga pagkatao ba kay despite of pila kapila na siya gi-cheat is kay bitaw jud siya mo patawad. So grabe iyang man good. And strong mom this is ano kasi siya ramoy kung na-prepare sa birthday celebration ni Bia. So, hindi na kuhaan pa dito. Luoy yes, naman. Simon. Okay, thank you so much, Miss Veliselda. So, anyone? Miss Miu Miu, you raise your hand. Ay. What na ko? Oh. Okay. Si Miss Llanos. Si Miss Llanos. Si Miss Dilin. Sir. Si Miss Llanos. Okay. Yes, so, sir. Can you share who is your favorite vlogger and why? Favorite vlogger, sir, kay I one YouTube channel nga tigtanan ako kanang ka Tony Gunsaga nga Tony Talks, sir. Okay. Why man kang Tony Talks? Kuan, sir, because she's interviewing many personalities that share their stories, sir, and kanang as audience, as viewers, makahibaw sa tasa side sa ilang stories, like mga ilang kaagi and issues na ilang di encounter and how they overcome them, sir. Okay, thank you so much, Ms. Llanos. So, grabe, no? Different lessons ang makuha na to every episode sa Tony Talks, kay lahi-lahi man ang mga guests ni Tony. So, another from Gina Lidahan. Is Miss Gina Lee here? Miss May Antoinette Dilen. Sir? Can you share who is your favorite vlogger and why? My favorite vlogger, sir, kay si Vay Cortez na nasa sa Team Payaman. Okay, kaya mo ba na siya ang asawa ni Kong? If I am not mistaken? Oo. Okay. Oh, yeah. Kuan mo gud siya, sir, kanang na ay negosyante onja kanang na ay funny bitaw pod makawag kuan makawag problema. Okay. Thank you so much. I think maura to. Napabay wala ka answer? Don't worry, there are I. Me, sir. Say what's your name? Gina Lee Dahan, sir. Okay, Mrs. Gina Lee. Can you tell who is your favorite vlogger and why? My favorite vlogger, sir, is Miss Tony Fowler, sir. Again, who is? Miss Tony Fowler. Ah, okay. Because I see her as a good person, sir. She forgave those people nga katong nakasakit niya. Maulat, sir. Okay, thank you so much, Miss Dahan. So, what I found out on Miss Tony Fowler is one sa brave and kanang transparency kung unsa ang ipakita is mao yung natural nga characteristics. So, kaya itong ni-raise sa hand, si Gina Lee. Okay. Okay, Miss Sophia Lim. Favorite vlogger, sir, kay si Juni Boy from Team Payaman. Okay, and familiar, but kay, he's a good man, sir. He's a good husband. Then, tapos, ilang mga videos kay makawaw problema. Okay, thank you so much. So, Miss Pohas.
Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My favorite vlogger is si Donalyn Bartolome, sir. She's funny. She's so cute and she's inspiring for yung mga videos bitaw, sir. And that's it. I just found her funny and pretty. That's all. Thank you. Okay, so I am one of the viewers pa ni Miss Donalyn Bartolome. So siya man ang binansagang social media goddess, no? Yes, sir. Kakai, babe. She's kanang singer, sir. Okay, total performer. So, kanda, kandance. So, total performer, can sing, can act, and can dance. Can dance. Okay. Yes, sir. So, anyone nga wala pa, don't worry, there are 9 points ang answer. So, dili mabaliwala o answers mo. So, I will give points. Si Miss Iskabusa. Sa vlogger, gyapon ni sir, no? Yes. Yes, Dai. To answer, unfamiliar siguro ninyo ka ng Korean cafe owner. At tapos ang answer sa vlog is ni Bokgong. So, ganahan ko nito kay Korean cafe owner. Kay gusto mo ko gusto nito ako mag-pastry chef. Niya, yeah, di man sa situation. So, maoto sir. Okay, thank you so much. So, naka-base siya sa Philippines or nasa Korea gihapon? Korea, sir. Korea. Okay. So, Napay, wala ka-answer? Ako, sir. What's her name? Si Miss Giselle Jo. Okay. So, can you tell who is your favorite vlogger? Madunggan ko, sir. Wala, Dai. Wala. Okay. Can you repeat your answers? Don't worry. Take your time. Sir, mag-yapon. Naputol-putol. Oh, my God. Wait. Okay, Dai. Okay. Take your time. Don't worry. No pressure. I'm sorry. Missing na. Ang kani sir, okay na? Okay na, o. Audible na. Ah, sige. My favorite vlogger is Vice Ganda kay kuan man good sana grabe jang wisdom in terms of kanang giving laughter sa mga tao tas bright side siya kanang nay ganahan ko the way si Jamo istorya dan kanang full of kanang wisdom sa ja, kanang genuine kaayo ijang pagpakatawa sa ubang tao then daghan sad siya natabangan. Okay, thank you so much. So, grabe ka witty si Bais, no? Kay murag pila ra ka segundo ihatag ni mo is na siya maingon. So, murag talagsaon na nga tao nga ingana. So, indeed. Wala na ba? Okay, si Miss Tadley. My favorite vlogger, sir, is si Ivana Alawi. Okay. Ivana. Grabe siya makatabang sa mga taon dya. How she values her family, sir. Yes. True. I agree. Kanang yung content is more on her family. Kung isa yung gipakita is kung unsa sila nga pamilya is mapayang ipakita. So, wala na ba? I think naka-answers na ang tanan, no? So, vlogging is a very popular way of giving information and entertainment to people. So, a people who can own the channel is what we call vlogger. So, tinatawag natin ang isang tao na vlogger kung saan siya ang nagsasalita sa harap ng kamera at
kung sino ang nagmamay-ari sa kanyang YouTube channel. So, usually, we can found vlogging into YouTube, YouTube website. So, I think mara ma ato ang nailhan nga site wherein they can post video and vlogs. So, after manually posting a vlog, people innovate and learn. So, the origin of this is from blog nga letter B, it turns out to vlog. So, after manually posting a vlog, which is the manually nga mag-post ka or mag-post kag articles or such, people innovate and learn the new way of informing people, which is through blogging. So, mula sa blog na kung saan nagmamano ka na magta-type, ay nag-innovate ang mga tao, which is the new way of informing people and entertaining, which is through vlogging. So, through video na. Kay, so, ang katapat na dyan mo aning vlogging is your camera, time, and patience on editing the video. So here is the final application. So, bubunot na tayo ng panghuling application. So, Wattpad. So, pakitingnan ang inyong lista kung mayroon bang Wattpad site. At pakilagyan ito ng check. So, panglima at ang panghuling digital collaborative tool is ang Google Group. So, mukhang hindi siya familiar sa karamihan. So, anyone from the class to read the definition of Google Group? Kindly raise a hand. Okay, Ms. Haravelo. Google Group is an application that can be used in a collaborative documentation of ideas contributed by members of the team. Having a account will come very handy and you can easily have access to applications. Okay, thank you so much, Ms. Giselle Joy. Let's give her a finger heart. So, a Google Group is an application that can be used in a collaborative documentation of ideas contributed by members of the team. So, sa website na ito or software ay hindi ako masyadong familiar. But, what I can show you or can share to you is that this application help to document your all ideas through members of the team. So, all you have to do is to create a Google account and then you can easily participate and share your ideas together with your group mates. So, Google Group also create discussion groups for people with similar interest. So, kung sino yung ka-vibes mo ay maaari kayong magbahagian dito sa application na ito. So, now, let's do a recap. So, can you tell again what is the 5 digital collaborative tools? So, ano nga ulit yung 5 collaborative tools na tinalakay natin ngayon? So, anyone? Okay, Ms. Madronero. Can you give at least 1 digital collaborative tools na tinalakay natin ngayon? The first one, sir, we have discussed the Skype. Okay. Ms. Escabusa? Skype, sir. Okay, that includes yan ay bahagi ng video conferencing tools. Miss Storio. Blogging, sir. Okay, blogging. So iba pa. Lima ang sorry, sir. Lima. Video blog or blog, sir. Sino yon? Si Richmond?
Yes, sir. Okay. So, ano nga ulit ang main purpose ng collaborative tools, if naalala ninyo, na sinabi ko kanina? For easier... Okay, Ms. Sheila, can you share your idea? Kung ano ang layunin or purpose ng collaborative tool? Collaborative tools emerge for us to have easier and more convenient access, even kanang connection to kanang sa atong mga kakilala, even if they are from a distance. And then also kanang maka-inform sa ta other people through kanang blog or vlogging. Okay, thank you so much, Michelle. Let's give her a finger heart. So ang pangunahing layunin ng collaborative tool ay mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na gumawa ng isang gawain na kung saan madali para sa kanila at mabilis at convenient na rin dahil na rin sa naranasan natin ngayon na pandemya, so which it also allows na makagagawa sila kahit nasa upuan lang at yung kagrupo nila ay nasa ibang bahagi or kahit saan mang sulok ng Pilipinas, so through online. So dahil sa mga iba't ibang digital collaborative tool ay nagkakaroon tayo ng isang magandang output. So which you can collaborate your ideas and so is there any questions about our lesson for this afternoon? Mayroon pa bang mga katanungan? Clarification? Class, narinig niyo pa ba ako? Yes, sir. Is there any questions with regards to our lesson for this afternoon? None, sir. Ay, what about, sir, sa katong yaltira na mo, sir? Saan na mo ito pag-send, sir? Sa aha? Katong gisuot na mo sa paper. Ah, okay. Maabot at na. Okay, is there any questions about our lesson? Or violent reaction? So, wala na? Wala na bang mga katanungan? Kung wala na, ay ako ang magtatanong sa inyo. So, answer. Okay. So, as a student, how will you use different collaborative tools effectively? So, may I ask one from the class to share his or her answer? So, bilang mag-aaral, paano mo gagamitin ang iba't ibang collaborative tools ng epektibo? So, mayroon mang gustong sumagot? Kindly raise a hand kung sino ang gustong sumagot. Kung wala, ako ang pipili. Okay, Ms. Ruda Joy? Yes, sir. Okay. So, as a student, how will you use different collaborative tools effectively? So, in the digital world, sir, we are given different collaborative tools. And as a student, it is our privilege to use them effectively and it is our accountability to use them for their proper purpose. And as for me, sir, I will use them for their real purpose and I will use them in a way that it will not harm any people and in a way that it is useful for my studies and for the common good of everyone, sir. Okay, magaling. Bigyan natin ng finger hearts si Miss Rhoda Joy. So, collaborative tools can be used effectively through using it
on real purpose and learning. So, magiging epektibo lamang ang paggamit natin ng iba't ibang collaboratively tools kung gagamitin ito ng maayos at gagamitin ito sa ating pagkatuto. So, huwag gamitin ito sa masama o pagpapanin lang sa ating kapwa. So, naintindihan ba? Yes, sir. Okay. So, people nowadays are engaging with different technology. So, we are more advanced in the use of technology as an instrument to communicate with each other. So, it is important to know and how to use it as our daily communicative means way. So, dapat gamitin natin ng tama at wasto ang iba't ibang digital collaboratively tools para mapakinabangan ito natin ng maayos patungo sa ating pagkatuto. So, naintindihan ba? Yes, sir. Opo, sir. Okay, mabuti. So, ngayon ay dadako tayo sa inyong activity. So, here's the instruction. Collaborate with your classmates or co-members in your group and create a video blog awareness on different issues on Philippine education system. So, the video blog must consist background of the issue, possible reason, effects, and outcomes, and possible solution or recommendation that may solve the issue. So, the video has a minimum of 5 minutes, and the deadline will be on May 21, 2022, 11:59 p.m. So, submit the video on our Google Classroom and upload it on Facebook after. So, tag or mention me. So, naintindihan ba ang gawain? So, you will create a video blog or vlog. So, for the groupings, I will be the one to send on our group chat and the different issues on Philippine education system. So, for your criteria, so first, we have relevance, 40, organization, 20, creativity, 20, teamwork, 10, timeliness, 10, with a total of 100 points. So, dahil ang paksa natin ay napapantungkol sa digital collaboratively tools, ay kinakailangan na ang ating gawain ay napapatungkol dito. So, kayo ay naatasan na mag-collaborate sa inyong kaklase o membro sa isang grupo at gagawa kayo ng isang vlog awareness patungkol sa iba't ibang issue ng Philippine education system. So, for your assignment, research at least 5 digital literacy skills in the 21st century. Put your answers in a document file. So, the deadline of your assignment will be on May 18, 2022 at exactly 12 noon. So, is there any questions on your activity and assignment? May mga katanungan ba patungkol sa inyong gawain at takdang aralin? Hello, class? No, sir. May mga katanungan ba? Hello, sir. Okay. Pwede mga tana, sir. Okay. You are free. Pwede para ba dako na, sir? O kami lang mapili isang mong grupo. How do you, sir? Oh, okay. Nakagrupo naman po ko, pero okay na po doon ka ng kamoy mo pili kay asto para po nga comfortable mo sa inyong ka-groupmates. So, every group must consist of 8 members if I am not mistaken. Nya na each group kay nanay naka-indicate nga issues. So, mag-send na lang ko sa group chat nato about sa different issues. So, again, every group must consist of
8 members. So, okay lang ba yun? Mas nice, sir. If kanang okay, iwan nilang po, sir. Kaya pwede li na mag-ubot, sir. Ah, okay. Time pa if magpangitahan ko ka-group, sir. Okay. So, I will be the one na lang ha, to post the group and the different issues about Philippine education system. So, may mga katanungan pa? Sa takdang aralin, wala nang katanungan? Wala na po, sir. Okay. So, for the remaining time, kindly use it for creating or continue creating your e-portfolio dahil sa pagkakaalala ko ay 6 or 7 pa lang ang nagsumiti ng kanilang gawa. So, hanggang 3:30 tayo, so 2:30 na lang tayo. So, pakigamit ang oras para sa paggawa or pag-continue ng gawa ng e-portfolio. So, wala na mga katanungan. Kung may mga katanungan pa kayo, may mga kadagdagang katanungan ay huwag mahihiyang mag-message sa ating group chat at lubos ko itong sasagutin. Tapos puso ko itong sasagutin. So, final, wala na? Kung wala nang mga katanungan ay maghanda na para sa ating panapos na panalangin. So, kindly lead Miss Brindle Puerin. Okay, sir. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So, but before we leave, so, let us tally first your activity. So, meron ba nakakuha ng 10? May nakakuha 10 points sa katong application? 9. So, to all your list of applications, so kindly take a picture and submit it or send me privately on Messenger. So, naintindihan ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, thank you so much for your cooperation. Before you leave, so kindly open your camera for documentation. So, okay lang ba? So, I will be the... So, everyone, I am requesting to open your camera for the documentation. Mga gwapa man dahil ni o gwapo ning English o. Anong dili man mag-open camera? Miss Pohas and Lim?